Hi everyone, it's me again, Melody Reyes of Melody Cars. Ayan, so may ibablog ako sa inyong apat na maangas na sasakyan ngayon. So yung iba kasi nasa QC showroom namin, ayan, so papakita ko muna sa inyo ito, ayan. So may pick up tayo mga naghahanap ng Raptor dito ngayon, ayan. So ayan, dalawang Terra natin, tsaka Tucson na diesel yung nasa dulo. Yeah, so i-upload ko siya muna. Hindi ko na idudugtong yung ano, yung vlog ko sa ano sa QC. Kasi para ayan, mapanood na agad 'to ng mga nag-aabang sa atin sa abroad. Ayan. Okay. So bago ang lahat, i-perplex lang ako sa inyo, guys. Yung nakabili sa amin nito lang bago mag bago ako mag ano, mag-vlog ngayon. Ayan. I-flex ko lang si Sir Victor. Ayan na nasa US ngayon. Ayan, so ano siya, para din siyang si Sir Ding. Nasa US siya, pero binila niya ng van yung pamilya niya dito sa Pilipinas. Pero ang uwi niya sa, ano pa, sa next year, June pa ang uwi niya. So, ayun. So, ang sabi niya sa akin, kakatapos lang daw niya magpagawa ng bahay. Ayan, so, kaya van na yung sinunod niya. Okay, so, ayan sila ngayon. Pakita ko sa inyo yung video. So, gusto ko muna mag-thank you kay Sir Victor. Ayan, sa napakabait na tatay niya, pagiging mabait na tatay. Kasi kahit wala siya dito, ayan, so talagang tinitingnan niya yung pamilya niya. Ayan, binila niya ng van, di ba, na halagang almost 2M ang halaga. Okay, so ito yung video, pakita ko muna sa inyo. Ayan. Michelle? Ma'am Michelle, yan. So, ayan, so ma'am, taga Baliwag, Bulacan po kayo. Tapos si sir nasa? Nasa US. So, ayan, interview natin si ma'am, ha? Ma'am, ano masabi nyo? Hindi, sa akin naman kasi, nung pinakita sa akin ng asawa ko to, nagustuhan ko din naman siya. Tsaka, hindi na ako masyado nagtanong kasi siya, mas maano siya sa, ano, sa mga sasakyan, mas alam niya yung mga ganyan. Nagustuhan din naman niya. Marami siyang tiningnan, pero ito talaga yung pinili niya. Okay lang. Okay lang. Anong ano, yung beauty secret mo, ma'am? At mukha kang bata. Parang hindi. Parang wala naman yan. So, hindi, totoo. Curious lang ako. Naging ganun yung usapan eh. Tukos sa kotse, biglang ano yun. So, andyan si sir ngayon sa inyo. Oo, nandito. Sir. Ayan, so ito si Sir Victor. Nasa US siya, California. Nakita. Ayan. Madilim. Pero okay lang. Oo. So, thank you pala na ako. Thank you pala sa mga admin nyo. Let's go with it. Simple like it na. Nag-assist sa inyo sa financing si Miss Laika. Ayan. Okay. Miss Laika. Yan. So, yan. So, ano masabi niyo po, ma'am, kay Miss Laika? Bukod sa maganda, mabait talaga siya. Tsaka, lahat naman ng mga question, pag nag-quarem na mayroon kami mga tinatanong sa kanya, nagre-reply naman siya at never naman ang dead, ma. May pamerienda pa sila kanina, kaya dito na kayo bumili. Ah, pamerienda agad, di ba? Oo. Ayan. Miss Laika. Sayang naman yung outfit. Ano po? Hello po. Good afternoon. Ayan. Bali, mabait din naman po kasing client sila, sir. Nagbulohan. Mabait din naman po silang client na submit po agad yung mga requirements. Parang Thursday po yun sila nag-submit ng requirements. Thursday, Friday, tapos Monday po ng next week na approve na po agad. Tapos ngayon Saturday po na-release. Mabilis lang po yung process basta complete requirements. Para wag napanood ni Sir Victor niya nasa US. Ayan, so yung anak ni Sir, yung panganay niya, ang gagamit nitong high ace. O, di ba, Sir? Anong din? Rafael po. Rafael. Ayan, siya daw yung gagamit. So, nagulat ako, di ba? Laki-laki. Ang galing mo, no? So, si Ma'am naman, ang ganda ng outfit ni Ma'am. Anong ano mo? Ano? Ako naman, tinanong ko yung beauty secret ni Ma'am. Tanungin kita, paano, ano, bigyan mo naman ako na idea yung sa fashion naman. Wala po. Ano name mo? Angelica po. Ang ganda ng name ni Angelica, bagay sa face niya. Yan. So, inisa-isa ko, ito naman yung kagwapong bunso. Anong name mo? Vince po. Gwapo! Sino ka mukha mo? Si Papa. Papa, Mama? Papa.
So, ayun. So, na-curious ako bigla. Ano itsura ni sir? Kasi madilim dun sa video. Kasi ang gwapo ng bunso. Tinan mo. Pero mas gwapo yung panganay, syempre. Ayan. So, sir, liga dito. Si Sir Robin Hood. Sir Robin, joke lang. So, ayan. Kanina kasi, kakwentuhan ko siya habang nagpipirmahan sila, ma'am. So, ayun yung tungkol din sa mekaniko. Nagdala sila ng ano, ng mekaniko nila. So, ano yung mekaniko nyo, sabi mo? Ang batikan talaga, ang tinitingnan, ano? Bali, ang ginawa lang naman, dinayagnose lang naman kung may problema yung sasakyan. So, okay naman lahat. All stock naman lahat, tsaka wala naman problema. Okay, so iniskan nyo rin? Oo, iniskan namin lahat. Pero wala naman lumabas sa problema yung sasakyan. All goods lahat. All goods lahat. So para kasi napansin ko pagdating pa lang namin hanggang sa ano hanggang sa matapos yan parang nag ang tagal ni tinest drive, ang tagal tinignan-tingnan, di ba? Oh, pero sinigurado lang kasi din ng mekaniko na walang magiging problema yung sasakyan. Oh, pero sabi mo tinitingnan niya talaga mga luxury cars. Ang ginagawa niya talaga mga luxury car, yung mga kahit yung sports car, yun yung mga ginagawa niya kasi ano talaga siya, mekaniko talaga. So long story short, pumasa talaga kayo. Oh, pumasa naman lahat. Wala. Oh, di ba? Kaya okay lahat. Nakatuwa kasi mabait naman sila mag-asikaso tsaka lahat naman ng mga gusto namin, ng mga request namin, binigay naman nila sa mga previous naman, lahat naman niya naibigay sa amin. Kaya salamat kasi mabait din naman talaga. Okay. So hindi ko pa nabibigay yung ano, yung isang previous syempre. Ayun o. Ayun o, di ba? Ayan. So ito mo, mabigat ha kasi pang banto. Ayan. Oh, kaya mo ba? Yeah. Ay, papahawak natin kay Pogi. Ayan. Sabi ko na yan kasi, oh, ayan, diba? Na meron talaga ang ano, previous. Ayun pa yung isang previous nakakabit na doon, no? Oh, nakakabit na, yan. So, ready ka na ba ang iparada to sa mansion mo? Ready, ready na. Kagabi pa, nakaayos na. Naka-ready na yung garahe mo doon? Ready, nakahapon pa. So, ano, ilang sasakyan pa ang kaya doon? Yung garahe? Hindi, kasi may mga motor kami at saka ano, may tricycle pa. Kaya, yan na lang ang kulang. Ito hindi, na lang okay. Hinihintay eh. Ah, hindi, kasi parang balak-bata kumuha na siya ng pickup eh. Hindi, baka, speechless na si ma'am. Napag-ganon ha? Na, parang hindi ko alam yun ha. May usapan pala kayong ganun. Wala na. Wala na. Nabili. Sir, Sir Victor, sorry. Yung gusto mo na Colorado, yan kanina nabutan. Wala na, nabili na. Oh, diba? Ang bilis. Oo. Nabutan pa niya yung buyer. Kanina. Nasa mabuting kamay na, wala na. Pero okay lang kasi napakaganda rin naman ng unit na nakakuha mo. Oo, diba? Ay, gusto yun, sir, eh, no? Diba? So, ayan na. So, ayan, sa pinakilala ko ang buong pamilya. Sir Robin, ba't umalis ka? Sayang, para may gwapo dito, di ba? So, guys, sabay-sabay tayong magsabi ng bye for now! Bye for now. Sabay-sabay na, diba? Sabay-sabay! Sabay-sabay pa yun. Individual greeting. Okay na. Okay, bye for... What? Okay. Bye for now. Bye for now! Nawala. Ayan, so next natin si ano si Sir Reggie. Ayan, so all the way from Cagayan. Ayan, so nakapagpalawas sa kanya dito sa Manila, yung ano natin, itong Hyundai Accent natin. Ayan. So yung kung natatandaan niya sa vlog ko, yung ang baba ng mileage niya, di ba? So maraming nambabash sa akin doon, mata ang baba ng mileage. So totoo naman kasi nakita niya yung mga, yung CASA records, no? Yung maintenance and everything. Ayan, so na-convince si Sir. So, ayan, so naiuwi niya na ngayon ng Cagayan. Tuwan-tuwa siya, ganyan, dahil pinamags niya pa nga eh. So, sinadya pa sa amin yung pictures ng unit na nakamags na. Ayan. So, guys, sa mga nagbabawasan natin sa comment section na about dun sa mileage natin, ayan. So, apuntahan nyo yung mga units natin. Kagaya ni Sir Reggie, di ba, kung iisipin mo, yun nga, ang dami nang babasya sa akin dun sa may ano, sa Hyundai Accent, tinataasan nila ako ng kilay. Ayan. So, nagpunta siya. Ayan, di ba? So, siya yung tinaasan ko ng kilay. Joke lang. So, dito na tayo ngayon. Sir Reggie, thank you po sa inyo. Ayan. So, dito na tayo ngayon sa, ano natin, sa Toyota Altis natin, yung color red. Ayan, so repeat business to kila sir ha. Nakabili na sa amin before ng Subaru 3 years ago. Subaru XB ata yun. Parang, ano, hindi ko na ma-recall, medyo matagal na yan. So, bumalik sila. Toyota Altis naman yung binili nila. So, ito yung picture nila. Ayan. Sa kabilang showroom naman namin siya nirelease. Okay. Thank you sa inyo, Sir Bon. Ayan. So, enjoy your car po, ha? So, ayan. Maraming salamat sa inyo, guys, sa pagtitiwala sa Melody Cars. Ayan. So, ngayon, proceed na tayo ngayon dito sa mga pupuntahan nyo na units natin. Mga bagong kuha to, guys, ha? Ayan. So, makikita nyo kung gano'ng kaangas, gano'ng kasasariwa.
So yung guys, dito tayo magsimula ngayon sa 2021 Ford Ranger Raptor natin. Ayan, so loaded to guys ha. So ngayon ipapalabas ko ulit para makita nyo ng kabuuan niya sa maliwanag ha. Okay. Ayan, so ayan, lalabas natin ha. So yun na guys ha. So dito tayo ngayon sa 2021 Ford Ranger Raptor 4x4 with automatic transmission. So nakita niyo siya kanina, 'di ba, nung nilabas kung gaano kaangas. Ayun, so ang presyo niya is 1,598,000. So ayun na guys ha, puntahan niyo sa personal para makita niyo kung gaano kaangas 'to. So dito muna tayo ngayon sa exterior niya. Ayun. So ito yung mga gulong guys ha, kung mapapansin niyo, ayan makapal. Ayun na guys ha. So this is 2021, 'di ba? So, check nyo, alam ko ang warranty nito is ano eh, sa kasa is 5 years ngayon. Diba? So, double check na lang din natin, ha? Okay, so, ito yung interior niya. Ayan, color blue siya. Ayan. Yung gulong niya, ayan. So, hindi pa kayo magpapalit, ha? Okay. So, ito guys, ha, naka-vinyl decal siya. Ayan, so, alam ko mamahalin din yung paggawa ni first owner nito, eh. Ayan, oh. So, nasa sa inyo, it's up to you guys. Discretion nyo kung tatanggalin nyo siya. Pero kung ako, wag. Kasi, kung makikita yun sa personal, maangas yung datingan niya. Yan. So, yun na guys, ha, naka-trifold bed cover siya. Ayan, so, naka-roll bar. Yung roll bar niya, tingnan nyo. Hindi siya yung basta roll bar lang na, ano, na parang simple lang. So, kakaiba din siya. So, naka-garnish din yung mga ilaw niya. Ayan. So, ayan. So, maangas siya guys, ha, pag nakita niya ng personal promise. Lalo yung mga burusko-burusko natin na viewers dyan. Ayan. Okay. Guys, ha, dito tayo ngayon sa interior niya. So, ito, keyless entry siya. Ayan. So, nasa akin yung, ano, yung key fob. So, ganito lang ulit siya. Ha. Basta katabi nyo lang yung, ano, yung subsi, hawak nyo. Or nasa bag nyo, pwede. Ayan. So, interior niya. Ayan. Sedan. Okay. So, naka-combination ng leather seat tsaka, ano, siya, fabric. Ayan. So, power seat itong, ano, power seat na siya. Ayan. Okay. So, ayan. So, may naka-indicate na Raptor dito. Tapos, sa deep dish matting. Ayan. Okay. So, ito yung sidings niya. Okay. So, tingnan natin yung mileage start natin, guys. Ha? Ito na, guys. So, start ko, guys. Ha? Yan. So, ganun lang. So, yung key fob niya, lagay niyo lang dyan. Kaya huwag yan tanggalin sa bag niyo. So, guys, ulitin ko, ha. This is 2021 Ford Ranger Raptor by turbo, ha. So, with automatic transmission. So ito yung 4x4 niya. Ayan oh, may ano siya, may knob siya dito. So dito niyo lang i-control yung 4x4 kung gusto niyo or 4x2. So yun na guys, ha, ang mileage niya is 26,000 kilometers. Ayan. So nung kinuha namin itong unit, nakausap namin yung previous owner. Ang sabi namin sa kasi kompleto siya ng receipt ng maintenance niya sa kasa. So, nandun din, kasama din dun sa mga papers nito kapag ka nagpunta kayo, along with yung spare key niya. Okay, so ang sabi namin, sir, dapat ano, every 10,000 kilometers dinadala sa kasa. Sabi niya, hindi nga, every 6 months dinadala namin sa kasa. Yun yung sagot sa amin. So, yun, so makikita nyo ngayon doon sa papers niya, kompleto siya ng resibo na dinala sa kasa to, ha, guys. Ha? So, ayan, 26,000 kilometers, napakasariwa, alaga. So, ayan, puntahan nyo ng personal, guys, ha. So ito na, so sabi ko nga yung lagi nating so hindi siya nalalayo doon sa top of the line natin na Everest. Ayan, so yung may mga control na siya dito, ayan. Meron ding paddle shifter, ayan. So yung knob nung mga ilaw-ilaw niya dito sa left side, saka yung sa mirror niya, okay? Yan.
So, sa ano naman, sa mga upuan niya guys, sa yung sidings niya, pati dito sa ano niya, sa dashboard niya, wala kayong makikita ang gasgas. Yung mga upuan niya naman, combination ng fabric and then leather. So, may naka-indicate na Raptor dyan, ayan. Okay? So, ayun, tapos aircon niya malamig. So, tingnan natin ngayon doon sa may ano niya, sa may second row niya. So, guys, ito may voice command. So, parang nandito na rin lahat eh. So, parang yung Everest na din, everything at ano, at your fingertips na. Okay na guys, ha? Explain ko lang sa inyo ito nang mabilis lang. Ayan, so, dito lang nyo i-control. Ayan, pwede nyo i-connect yung phone nyo dito. Ayan, so, ayan, connect yung device nyo. So, yung climate, dito nyo rin, i-control yung aircon niya. Ayan, yung AC, okay. Dito lang din, okay. So, para hindi mapudbud yung pindot-pindot nyo dyan, pwede dito, okay. Ayan, audio, ayan, everything, okay. Ayan ang lahat, okay. Yan. So, dun tayo ngayon sa ano, sa secondary. So, guys, ano din pala ito, ha? Push start siya. So, kanina sabi ko nga sa inyo, keyless entry siya. Okay. So, ayun na, guys, ha? Dun tayo sa engine bay, ha? Guys, ha? Bago tayo pumunta na engine, pasilip ko muna sa inyo ito. Ayan. Okay, ayan. O, tada! So, maluwag siya. Ayan. So, hindi kayo kakaba-kaba na baka mabasa yung mga ilalagay niya dito kasi naka-trifold bed cover siya. So, kung nakita nyo kanina nung binuksan ko siya, di ba? Naka-hydraulic siya. So, check, ganun nyo lang. Tapos, baba na siyang kusang dahan-dahan. Ayan, so, ito. Tatlong beses siya pinufold. Ayan. So, ayun na, guys, ha. Makikita nyo may, ano, may sticker siya ng ano, premium warranty. So, ibig sabihin, inspected na siya. Na-scan na rin. So, ayun na, guys. So, makikita nyo yung, ano, yung records nito pagpunta nyo. Okay? So, dito tayo ngayon sa engine. So, dito na tayo ngayon sa engine bay niya. Ayan. So, this is a 2.0 by turbo, guys, ha. So, magsama na lang kayo ng mekaniko. Kagaya nung ginawa ng mga previous buyers namin. Nagsama sila ng mekaniko. So, ayun, guys, ha. Kung makikita niyo, may sticker ng RFID dito sa may, ano niya. Sa may headlight niya. Okay. So, kompleto siya, guys, ha. So, ready to ride talaga itong Ford Ranger natin. So, recap tayo, guys. So, ayun guys, recap tayo. So, this is 2021 Ford Ranger Raptor 4x4 with automatic transmission, 2.0 liter by turbo. So, ang mileage niya is 26,000 kilometers. So, kumpleto siya ng ano, CASA records. So, makikita niyo yung pagpunta niyo, nandun siya dun sa papers na kasama, kasama siya ng papers nitong Ford Ranger natin, pati yung spare key niya. So, ang presyo niya is 1,598,000. So, puntahan nyo na guys ha, kasi baka alam nyo na maunahan tayo, di ba? So, okay. So, dito na tayo ngayon sa pangalawa natin. Ayan. So, dito tayo ngayon sa pangalawa natin. Ayan, sa kakulay ko. this is 2020 Nissan Terra VL automatic transmission top of the line. Okay guys, so papakita ko sa inyo later yung ano yung loob niya. So, ngayon dito muna tayo ngayon sa exterior niya. So, ilalabas natin siya ulit, ha? Ayan, so dito muna tayo ngayon sa exterior niya, ayan. So, ayan, kung nakikita niya, syempre color black siya. Ayan, so ito yung mga gulong niya, okay. Ayan, sa Dunlop. Stepboard niya. Ayan, so, puntahan niyo guys, para makita niyo yung, ano, yung sarili niyo dun sa, parang salamin. Kaya sobrang kintab niya. Okay, so VL, Nissan Terra, okay. So, ayun na guys, ha. So, dito tayo ngayon sa, ano, sa interior niya. So, ano din siya, push button din siya, sa keyless entry.
So kagaya ng ginawa natin kanina doon sa Rapiless entry din siya. So push button. So kaya ganyan lang din ang pagbukas. Pipindutin nyo lang basta hawak yung susi or nasa bag nyo. Okay? Ayun na guys. So ano din siya? So power seat din siya. Ayan. So leather interior. Ayan. So ito yung sidings na dito. Okay? So start natin ha. Okay, yan. So start natin. Pindut nyo lang ganyan. Tapos tapakan nyo lang yung ano, yung preno. Ayan guys, so ano siya, so touchscreen na din siya. So may ano siya, may dashcam siya dito, okay? So may control na rin dito lahat. So nandito na rin siya lahat. So hinahamon na natin. Yan, so pagka binuksan mo yung ilaw ganyan. So kung connect lang yung phone niyo diyan. Tapos guys, ha, yung camera nito sa dashcam 360 degree camera siya. Kaya kunyari at try natin ha. Kunyari magre-reverse kayo yan, oh, di ba? Makikita niyo yung ano, yung paligid niyo. Okay. Ayun na guys ha. So ang ano niya, ang mileage niya is 26,000 kilometers. Ayan, so meron din siyang ano dito, roof mount TV monitor. Ayan, so press nilang yan. Okay. Yan. So kung ano yung lumalabas dito sa ano, sa screen dito, ganun din yung lumalabas sa screen diyan. So pwede kayong mag-download ng mga movies, ayan, so kunyari, long drive, ganyan, so, manonood yung mga Junakos niya dyan sa likod para hindi ba inip, ayan. Okay, so, kumpleto na ito lahat, meron na siyang voice command. So, yun na guys, ha. So, ano, may sensor din siya, ayan, so, dun sa side mirror, kapag uma-under kayo, lalo kapag ka nasa highway kayo, kapag ka magkapalit kayo ng linya, magbe-blink doon, lalo na kung meron paparating na, ano, na sasakyan doon sa left side nyo na hindi nyo nakikita. Pati doon, okay? So, marami siya mga features dito, lalo na kapag dinadrive niya na siya. So, ayun, napaka-ano niya gamitin, convenient. Kahit sa babae ito, pwedeng-pwede. Kasi, ayun nga, pati ngayon sa camera nga, sabi ko nga, ayun na, so makikita niyo yung paligid niyo. So, ayun nga guys, so papakita ko muna yung, ano, yung upuan dun sa likod, na kapag pinirest niya siya, mapopold siya, okay? Dun sa second row. So, ito guys, ha, pipindutin niyo lang to, ayan na. Ayan, so ganun lang siya. So hindi, kunyari may isasakay kayong pasahero. Ayan, so hindi naku nyo na kailangan bumaba para lang i-fold yung mga sasakyan. Ay, yung mga upuan. So ayan na, guys. Ha. So ano ba, kunyari may ilalagay din kayong mga gamit-gamit dyan. Ayan, so maleta. Ayan, so maluwag. Okay. So ito guys, ha, pansin nyo yung leather niya. Ayan, so wala kang makikitang punit. Ayan, dito sa passenger seat dito sa driver side, sa second row, tsaka sa third row. Okay, so, yung ano niya, yung sidings niya, guys, ano siya, leather na din doon. So, pero wala kayong makikita mga scratches dyan or punit-punit din, wala rin. Okay, so, check natin ngayon, guys, yung booklet niya. Ito yung pala yung, ano, yung control ng aircon doon sa may, ano, sa likuran. Okay. So, yun na guys, ha, kompleto siya ng manual, ha. So, nandito siya, lahat. So, minsan nga, hindi nga na natin kailangan to. Ano na lang, Google. YouTube, ganyan. Okay, so, yung dashboard niya, yan. Kung makikita nyo rin to ng maliwanag, ayan. So, ayan. So, wala rin kayo makikita mga scratches dyan, ha. Oh, so, then, guys, ha. So, punta tayo ngayon dito sa third. Sasabi ko nga sa inyo kanina ang luwag niya, di ba? So, kasi ito nga, nalulupi siya ng todo. Ayan. So, kunyari, may mga Junakos kayo, ayan. So, upo lang dito, ganyan. So, kunyari, may mga bagahe kayo, pwedeng dito nyo ilagay, tapos meron pang makakaupo dito, di ba? So, parang sarap ng bumiyahe, tapos nood-nood lang kayo dyan, ganyan. So, may lagayan ng ano dito, ng kapag mag-drive-thru kayo, ayan. So, may saksakan na rin dito ng charger, okay? Di ba? Parang, kaya masarap pumupo sa likuran eh. Kasi, naman yung para ka lang, wala kang pakialam sa kanila dun sa araw. Joke lang. Okay. So, dito tayo ngayon sa likuran. Okay, dito tayo ngayon sa likuran. Okay. Ayan. Ta-da! So, kahit dito, marami pa kayo malalagay dito. Kasi, maluwag pa siya. Okay. So, check natin ngayon ang kanyang tools. Okay.
Ayan. So, kompleto siya, guys, ha? So, nandito, ayan, okay? May warning device. Ayan niya, mga jack-jack niya. So, ayan na, guys, ha? So, meron ding, may saksakan pa nga dito. May charger, ayan. May saksakan dyan, kung gusto niyo maglagay ng rice cooker din dyan. Kaya, so, dito na tayo ngayon sa engine niya, guys, ha? So, 2.5 liter diesel engine. So, guys, ha? Ito kung mapapansin nyo, tingnan nyo doon, no? Nag-umoist pa yung aircon. Aircon niya, ayan, no? So, iba talaga ang Nissan, di ba? Pagdating sa aircon. Okay. So, yun na. So, sa inyo, magdala rin kayo ng mekaniko nyo. Okay? Sabi ko sa inyo, magdala kayo ng mekaniko nyo na mapapagod lang sa pagpunta dito, kagaya na nangyari doon kaya, no? Okay, Sir Victor. Pero okay lahat. Yes, di ba may peace of mind kayo? Okay, so recap na tayo, guys, ha? So, yun na, guys, ha? Recap tayo. So, eto, pakita ko lang. May ano signal light siya dito sa side mirror. So, kitang-kita talaga kayo kahit maitim. This is top of the line, 2020, Nissan Terra, VL. Okay? So, ang mileage niya is, pinakita ko sa inyo kanina, 26,000 kilometers. Ang presyo niya is 1,328,000. Okay? So, leather seat siya, ayan. So, 360-degree camera. Tapos, may TV doon sa may ceiling niya. Okay, so yun na, guys. So, puntahan nyo, ha? So, kasi baka mamaya, sabihin nyo na naman, ay, nabili na pala, ganyan-ganyan. Kaya kailangan hanggat maaga puntahan nyo na. Okay? So, dito tayo ngayon sa pangatlo. Dito sa pangatlo natin. Nakalimutan ko kasi yung tools niya. Pakita sa inyo kanina. Okay, so ito, ayan. So, nandito siya sa second row, ayan. So, intact siya, early warning device. Yung jack niya nandiyan lahat, okay? So, ayan. So, dito tayo ngayon sa pangatlo natin. So, Nissan Terra din ulit, syempre. So, ayan. So, kung makikita niyo ang ganda ng kulay niya, di ba? So, nakikita yung ganda ng kulay, ay, ng pagkasariwan ng sasakyan kapag ka ganitong kulay ng sasakyan, di ba? So, mas madali siyang pakintabi, pakinisin, di ba? Lalo na kung alaga, ayan. So, this is 2020, Nissan Terra, mid-variant to, guys, ha. So, automatic transmission, VE, diesel din siya, guys. So, ang mileage niya, papakita ko sa inyo mamaya sa loob, ang presyo niya is 1,268,000. Ayan, so, affordable din, di ba? So, ayan. So, dito na tayo ngayon sa exterior niya. Ayan. So, yung pagka-red niya. Ang ganda tingnan. Kumikislap. Ayan. So, naka-daytime running lights. Ito, sa headlights niya. Ayan. So, may fog lamps din. So, yung gulong niya, ayan, Bridgestone. Nasa 80 to 90% siya. Ayan. So, grabe. Nakaka-inlove yung pagka-red niya, di ba? Ayan. So, ayan, VE siya. Okay. So, ayan, pakita ko sa inyo ngayon. Ay, guys, ito muna, bago lahat yun. Inspected na rin siya and in-stand ng premium warranty natin. So, yung mga units natin na pinakita ko sa inyo, guys, pwede nyo siya ikuha ng, premium warranty. Ayan, so, pagka punta nyo dito, pakita ko sa inyo yung inspection report. Okay? So, ayan, guys, so, kanina, minsan nga nalilito ko dun sa kipab ng VL natin, tsaka ng VE. Sabi ko nga sa inyo, wala naman sila masyadong pinagkaibahan. So, ayan. So, same sila ng K-pop. Push start din siya. So, kaya ang pagbukas, ganito lang din. So, pinipress mo lang din siya. Basta hawak niyo yung susi. Okay? Ta-da! So, ayan na, guys. Naka-ano din siya. Naka-leather seat siya. Okay? So, dito tayo sa interior niya. Okay? So, ayan na, guys. Sa monitor niya, wala siyang pinakaiba kasi same naman din sila nung year model. Okay, so, nandito rin lahat, guys, kasi yung si first owner, ayan, so, customized leather seat, ayan. So, ang ganda ng pagkagawa nung cover niya, nung seat cover, ang ganda. Ayan, no? So, parang ang sarap upuan, malambot. Okay? So, ayun na. So, may pindutan pa rin dito. So, yung sinasabi ko kanina. So, may mga sensor din dyan. Ganyan, pag nag-drive kayo.
Okay? So, touch screen din siya, Bluetooth, connect ko lang din yung phone niya. Nyo. And then guys, ha, yung mileage niya is 24,000 kilometers, ha? Okay, so puntahan nyo na lang, yan, para makita nyo na yung condition ng sasakyan at saka yung mileage niya, tugma, di ba? So, ayan, so, yung sinabi ko sa inyo kanina doon sa VL, same nga din siya. So, natatumble din yung upuan doon sa second row. So, pakita ko sa inyo guys, ha, para makita nyo talaga na working siya, okay? Yeah, press nyo lang yan, ganyan lang. Ayan, pull nyo lang. Ayan, pull, okay? So, yan. O, so, maluwag yung third row niya. So, lagay lang kayo lang kung anik-anik dyan, kasya yan. O, so, ito yung sa kabilang side naman. Okay. Ta-da! Ayan, so, pati dito, di ba, pina-customize leather seat ni first owner, di ba? So, anong batang ng ano niya, anong cover? So, pumupo. Diba? Ayan na guys, ha? So yung aircon niya dito, ito, yan, nandito, yan. So, halimbawa, yun na, mainitin kayo, tapat nyo lang sa inyo yan. Tapos meron pa dito, di ba? May aircon. So, dito. So, kung mainitan pa kayo niyan, ewan na lang sa inyo, ha? So, nisan pa to, alam niyo na may aircon. Kanina nag-moist yung aircon doon sa may, yung ano yung hose ng aircon doon sa may, ano, sa may engine niya, di ba? Grabe, grabe lang. So, din tayo sa third row seat niya. So, ayan. So, may pagpipilian kayo kung gusto nyo pula o itim. Diba? Yun. So, wala may isip, na punchline. So, ay, guys, oo. O, pagka-trip nyo lang, lagay nyo dun sa headrest nyo. So, sinama pa rin ni ano, diba? Dito tayo sa ano niya, sa tools niya. Okay, so, ayan. Kompleto na siya ng tools. Nandito. Okay, diyan na, guys. Ayan, so doon na tayo ngayon sa ano niya, sa engine niya. So ayan guys, ito yung engine. So pag pa naman pagkabukas ng ano, ng engine niya, para sabi mong napakasariwa naman ito, mapapaganon ka. So tingnan niyo yung ano, yung hose ng aircon. Ayan, so tumutuloy pa yung pagka-moist niya, parang tumutuloy pa sa sobrang lamig. 'Di ba? Grabe lang. O, oh, makasariwa talaga. So, magdala nga kayo ng mekaniko, guys. Para hindi mo nagpo-comment dyan sa atin na, pwede ba magdala ng mekaniko? O, oh, so, pwedeng-pwede. Gusto nyo pagurin yung mekaniko nyo? Sige, pagurin nyo, isama nyo. O, oh, tingnan nyo yung, ano, talagang, parang galing kasa lang, di ba? Okay na, guys, recap na tayo. Okay, so, this is 2020 Nissan Terra VE automatic transmission. Ayan, so first owner, low mileage, 24,000 kilometers lang. Ang presyo niya is 1,268,000. So, puntahan nyo na guys, hindi kayo mapapagod, hindi masasayang yung punta nyo. Kapag kapangit guys, kasi punta kayo, nag-gasolina kayo, nag-ganyan kayo, namasahe kayo, balik ko na lang yung pamasahe nyo, saka yung ginasolina nyo kung napagod kayo. Ah, diba kasi ibig sabihin, talagang pagka pumunta kayo dito sa showroom namin, uwi-uwi nyo na rin itong sasakyan. Pwede nyo nang i-take out, okay? So guys, dito na tayo sa pang-apat natin. So, kakulay ko rin siya, color black. Ayan. So, this is 2018 Hyundai Tucson GL with automatic transmission. CRDI diesel to, guys. Ha? Okay. So, ayan. So, dito tayo ngayon sa exterior niya. So, ilalabas muna natin, syempre, para makita nyo ng mabuti. Ay. So, this is 2018 Hyundai Tucson GL with automatic transmission CRDI diesel, okay? So, ang presyo niya is 868,000. Okay, so, ang mileage niya, papakita ko sa inyo mamaya doon sa loob, ayan. So, ayan, so kung makikita nyo, syempre, color black siya, di ba? Obvious naman. So, naka 20 inch imported mag wheels siya. Guys, so maangas yung kulay niya, guys. Naka rear disc brake na rin. So, terno-terno yung kulay niya eh. So, sa mugs niya at saka doon sa kulay niya. Maangas siya pa, parang minsan may pagkatingin ka pa nga sa kanya na parang ano eh. Parang BMW, parang ganun.
kapag alam mo, kunyari, di ko marunong tumingin ng sasakyan, ganyan. Kasi impormahan niya lang. Diba? Ayan, so pati yung tint niya, diba, parang, ayan o, tinted, parang, diba, parang, talagang, parang venom ang datingan. So, ayan, so pagka nasa loob kayo mamaya, makikita natin, so sabi ko sa inyo, tinted siya, so parang napaka-misteryoso niya. Misteryoso. So, ayan, so naka-HID. Paglams, okay. Ayan, so dun tayo ngayon sa interior niya, guys. So, ayan, guys, so dun tayo ngayon sa interior niya, ayan, okay. So, tadaan! Ayan. Okay, so, iitim na itim tayo ngayon, no? Okay. Ayan, so, start muna natin siya, ha? Ayan. So, ayun na, guys, so, eto nga, napansin ko dito sa Hyundai Tucson natin. Para siyang yung, ano, yung ano may-ari nung ano nung yung accent natin na color white and then yung Colorado natin. Ayun, sorry guys, yung Colorado ano ah baka mabili na siya. Makuha na siya this week. So sa mga nagtatanong diyan, so inform ko kayo kunyari. Alam mo na minsan baka di matuloy pero waiting na lang siya ng ano ng time kung kailan ma-release kasi may approval na siya, guys. So, yun ganun kabilis. Okay, so nung binilag namin, kinabukasan may nagpunta na. So, ayan, so pinasis yung papers and then ayun, anytime release, yun. Okay, so ito na. So, para siyang ano, yun nga yung sasabi sa may-ari nung Colorado sa kanya. Yung parang wala magawa sa pera niya. Kasi, pero papa-Android niya, lalagyan ng mugs, kung ani-connect, tas yung sino yung ano niya, yung busino. Parang ganda ng busino niya lang. 'Di ba? Parang pag kami nasa harap, baka makulit, mapagano. So, ayan. So, ang kita ng busi niya, Hela, ang alam ko tawag doon, di ba? Okay, so, ayan. So, ang mileage niya, guys, yan. So, 39,000 kilometers. Ha? So, diesel to, ulitin ko, 2018, Hyundai Tucson, automatic transmission, CRDI diesel, ang mileage is 39,000 kilometers, 868,000. Okay, so ito yung Android niya, guys. Pakita ko sa inyo, ha. So, may navigation siya. Bluetooth. Connect niya lang yung phone niyo. Ayan. So, nandito na rin siya lahat. Okay. So, may Netflix, YouTube. Ayan. So, andyan na siya lahat. Okay. So, may Google Map na rin. Waze. Ayan. Okay. So, ayan na, guys, ha. So, Apple CarPlay, Android Auto. Aircon niya. Ayan, nanununtok. So, may control dito, guys, ha. Ayan, so, ang sariwa lang, pagka, ayan, so, puntahan nyo ng personal, guys, ayan. So, automatic transmission. Okay, so, puntahan nyo ng maliwanag kung gusto nyo. Ayan, so, magsama kayo ng mekaniko nyo. Okay, so, yung mga upuan niya, ayan. So, alaga din siya, guys, ha. Okay, ano po ba? So, doon na tayo ngayon sa second row niya. So, second row na tayo, ayan na, guys, ha. So, yun nga, so, yung mga sidings niya, ayan, wala kayo makikita mga galos-galos niya din sa ceiling niya. Ayan, maayos siya. Okay, so, halimbawa, ayan, so, may nilagyanan pa dito nung Starbucks. Starbucks talaga. Ako, 3-in-1 lang nilalagay ko dito. So, ayan na, so, dito tayo ngayon sa third row niya. So, ayan, dito tayo ngayon sa, ano, sa third row, sa may likuran niya. Guys, so, maluwag siya. Ayan, kung makikita niya. So, yung upuan, pwede niyo pa siyang ano, ilupiin kung halimbawa may mga isasampa kayo dyan. Ito, guys, ha. Yung ano, yung stereo dati, yung pinagpalitan, nandito pa. Ayan, ayan, ayan. Ha. So, hindi ko na kukunin niya sa inyo na yun, guys, ha. Para kunyari, tamang trip kayo. Ano, palitan niyo ulit, ibalik niyo sa stock. Ayan, sa inyo na, ha. Okay. Ayan, so, tingnan natin yung ano, yung ano niya, yung tools. Ayan na guys. So, ito yung sport tire niya. So, early warning device. Ayan. So, nandito yung mga tools niya. Ayan na kumpleto ha. Ayan, okay. Nandito. Ayan ha. Okay. Tasara ko na ha. Ayan na. So, dito na tayo ngayon sa ano niya, sa engine bay. Okay guys. So, sila na makikita niyo. CRDI. Diesel. So, akala natin 1.6 liter. Hindi. 16 valve yan. Kasi this is 2.0 liter. Okay? So, ayan. So, sama na lang kayo ng mekaniko, guys, ha? Para, ayan. So, para pagurin nyo rin siya. Joke lang. Hindi, joke lang. Patawa magsama kayo.
So, ayan na. So, diesel to ha, CRDI, okay? So, recap tayo guys ha. So, this is 2018, Hyundai Tucson GL, automatic transmission, CRDI diesel, 39,000 kilometers. Ang presyo niya is 868,000. Galing siya sa first owner. So, yun nga. So, puntahan nyo guys, yung mga units na pinakita ko sa inyo. Okay? So, ayan, so after nito guys ha, may mga i-release muna ako na mga units natin. And then, may yung mga bagong dating namin na units na dun sa QC showroom namin. So, ibablog ko na lang siya. Pero una ko nang i-upload to, ha? So, magpapaalam na muna ako sa inyo, ha? So, baka mamiss na naman ulit ako agad, ha? So, babalik naman ako ulit. Okay? So, ayun na guys, ako nagustuhan nyo yung mga units na pinakita ko sa inyo ngayon. Puntahan nyo lang dito sa showroom namin. So, mag-message lang muna kayo sa FB page ko na naka-indicate lang sa screen. Ayan, and then para sa appointment, ayan, schedule natin ang viewing nyo. Ayan, so, pwede rin kayo sa mag-message sa WhatsApp and then Viber, text or call, ayan. So, guys, so, ano kayo, subscribe naman kayo sa channel ko, Melody Cars, okay? So, kapag pinapanood nyo yung, ano ko, yung videos ko, kung natutuwa naman kayo, ayan, so, click nyo lang yung button, ayan, so, subscribe kayo, okay? So, ayun na guys, ha, so magagabi na, magpicture muna ako ng mga units natin para after nyong mapanood tong vlog ko, check nyo dun sa FB page ko, nandun lahat ng mga units ko na available, okay? So, that's it for today guys. See you again soon. Bye for now.